Hello everyone and welcome po sa aking channel, Sis Hearty. Kumusta po kayong lahat? And sa video na ito guys ay pag-uusapan po natin kung paano magkakaroon ng isang long service fee ang isang katulong dito sa Hong Kong. Ayan. Pero bago po ang lahat guys ay kung bago ka lang sa channel ko at hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel and don't forget to click the notification bell para maging updated ka sa susunod ko pang mga video. Ayan. So let's proceed. Paano nga ba magkakaroon ng isang long service fee dito sa Hong Kong ang isang katulong guys? Yan. So, para po makuha po natin yung sinasabing long service, kailangan po ay magtrabaho po tayo sa iisang amo sa loob ng 5 years. Ayan. So, 5 years pataas guys. Ayan. So, pag nag-sign na po tayo ng pangatlong kontrata natin, ay entitled na po tayo sa sinasabing long service fee. Ayan. Oh, 'di ba? Napakalaking tulong para sa atin, guys, 'di ba? Yung meron tayong sinasabing long service fee kasi sa oras na uuwi tayo ng Pilipinas, lalo na at wala tayong mga ipon, kagaya ko, walang ipon. Ayan, so napakalaking bagay po 'yan para po sa atin, 'di ba, guys? Ayan, pero ang tanong, paano po natin makukuha ang atin pong long service fee? So, dito kasi, guys, nagkakaproblema ang marami po sa atin dito sa Hong Kong. Gawa nga po ng ang long service fee ay hindi po siya mandatory, no? Hindi yung pag sinabi mong naging 5 years ka na sa amo mo is matik na siya na may long service ka na, anuman ang mangyari, aalis ka man sa kanila, meron ka nang makukuhang long service. No, hindi po. Kasi meron po silang patakaran na sinusunod. Yung ano po kasi, sinusunod po kasi nila dyan tungkol sa long service fee. Ibibigay lang nila yan sa iyo kapag yung amo mismo ang mag-terminate ng kontrata. Ayan. Pag sinabi ng amo na hindi ka na nila kailangan, so, yun yung time na makukuha mo yung long service fee mo. Pero kung ikaw mismo nakatulong ang mag-terminate ng kontrata, ay sad to say po na wala pong makukuha. Ayan. Hindi po natin sila mapipilit kahit na pumunta pa po tayo sa labor kasi nga yun ang patakaran po nila. So, sana maging okay na yung patakaran na yan guys kasi parang hindi siya maganda, 'di ba guys, para sa side ng mga katulong kasi syempre deserve din po namin na mga katulong dito na makuha yung long service fee, 'di ba guys? Nakakalungkot lang po yung ganitong sitwasyon po na yung patakaran po nila tungkol sa pagbibigay ng long service. Kasi meron po akong isang laging nakakasabay, ka-tower lang din po namin. Matanda na po siya. Lagi ko siyang nakakasabay pag namamalengke. Minsan ang dami po niyang mga pinamili. So, tinutulungan ko na lang po siya. Tapos, sinasabi ko, ate, ba't hindi ka pa umuwi? Sabi kong ganon. Matanda ka na, kailangan mo nang magpahinga. Alam kong nahihirapan ka na din sa pagtatrabaho dito. Pero yun nga po yung sabi niya, hinihintay ko kasi na ibigay ng amo ko yung aking long service. Ayan. Kasi kailangan pa siya ng amo niya eh. Kaya hindi pa tiniterminate ng amo yung kanyang kontrata. Pero sabi ko naman sa kanya, baka naman pwede niyang kausapin, di ba? Kahit na wag na lang ibigay lahat, at least man lang may kunting baon siya pa uwi. No guys. So, pero meron naman pong mga amo na talagang nakikita nila yung effort ng mga kasambahay po nila. So, hindi na po kailangan na sila yung mag-terminate ng kontrata. Pag nakiusap yung mga kasambahay nila na kailangan na nilang umuwi dahil syempre may sarili din tayong pamilya, may mga anak tayo, ng mga ganong sitwasyon, nagbibigay naman po sila. May mga employer din naman na may mabuting kalooban na binibigay naman po nila kung ano yung nararapat para sa atin. Pero meron kasi talaga yung iba guys na sinusunod talaga yung patakaran. So, wala kang laban kahit na dalhin mo pa sila sa labor, wala kang laban kasi nga yun ang patakaran nila. Na pag ikaw yung nag-terminate ng kontrata, ay wala kang makukuha. Ayan guys, no? So, ayan. Ganon yung kung paano makukuha yung long service dito sa Hong Kong. Kasi baka meron dyan sa inyo na mga kamag-anak sa Pinas na ang pagkakaalam po ninyo ay pag nag 5 years na pataas sa amo ang inyong mga kamag-anak dito ay matik na may long service nila. Hindi po. Pag ikaw yung nag-terminate ng kontrata mo, wala kang makukuha. Depende na yun sa amo kung may mabuting kalooban na ibibigay niya sa inyo. Ayan. So, kaway-kaway dyan sa lahat ng mga meron ng sa kanilang mga amo. Laban lang tayo, no?
hintayin lang natin na ibigay nila sa atin. Pero syempre, yun naman kung makukuha natin yung long service is parang bonus na rin yun sa atin. Pero kung talagang kagaya ni ate, kung talagang ganun ang sitwasyon niya na matanda na nga siya, so kailangan na talagang umuwi, di ba guys? Ayan, so ang ating long service fee. Ayan. So, batay po sa aking kaalaman, guys, ha. Ang long service fee ay makukompute po siya batay sa ating salary times 2 divided by 3 times length of service. Ayan. So, yun po yung formula na atin pong gagamitin para po makompute natin kung magkano ang makukuha natin sa ating employer sa ating long service fee. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig ng video ko ito. Ayan, so para sa mga baguhan dito sa Hong Kong na hindi po alam kung paano ang patakaran tungkol dyan sa long service fee natin, sana ay may naibahagi po ako sa inyong lahat. Salamat po! See you on my next video!